Hello everyone! Today, gawa tayo ng homemade ice cream. Sabi nga, mas masarap kung sarili mong gawa. So ngayon, dito sa video na to, sinabi ko rin yung aking nagastos. So tara, gawa tayo. So dito, meron akong biskuit. Ang tawag nila dito sa Israel is petibur. So kumuha ako ng 12 na piraso. Ang ginawa ko dyan is pinukpo ko lang. So wag... Mas maganda kung merong konting buo-buo, ano, hindi masyadong pino. And then, yung isang pack na petibur, pero konti lang yung ginamit ko kung nakita nyo, diba, 12.20 shekel. So, in peso, nasa 193 ang isang pack. So, after nyan, sunod natin tong whipping cream. So, sa minute may tuka ang tawag dito, ano, ang isang pack nyan is 6 shekel. So, sa peso, 98 pesos. Mas mabilis maging whipping cream itong mishamenet mituka kapag nilagay nyo sa freezer for 1 hour. So, parang magiging ganito ang itsura niya kapag winip nyo siya ng 15 to 20 minutes. Firm na kagad yung texture niya. So, yun yung technique. Ilagay nyo sa freezer for 1 hour para maging ganito siya. Sunod natin tong cream cheese. So, kung nakita nyo, 226 gram and then 15.90 in shekel. So, sa peso, 252 pesos. So, nabili ko to sa Russian store. Meron din naman ditong ibang klase ng cream cheese. Merong Philadelphia, meron din yung mga Israeli cream cheese. So, ito yung lagi kong gamit kasi masarap siya sa ice cream. So, nilagay ko yung isang buo niyan. Sinunod ko tong condensed milk. So, sa condensed milk, sa Russian store ko din binili, 14.90 shekel. So, in peso, 236 pesos. So, nilagay ko din yung isang buong lata. Sinunod ko itong kalahati ng lemon juice. So, bigay natin, syempre iwasan natin malagyan ng buto. And then, ito din yung zest of lemon. Maganda rin na ilagay natin. After nyan, i-whip na natin, ano, hanggang sa mag-combine yung ingredients. Yung matunaw yung cream cheese. So, ang technique niya sa cream cheese, sila, alisin yung kagad sa freezer ng mga 30 to 1 hour para malambot na siya kapag i-whip na natin. So, kapag na-combine na lahat, ilagay na natin yung ating whipping cream dun sa cream cheese mixture. So, kung napansin nyo yung ating whipped cream, so, di ba, napaka-firm. So, haluin natin siya ng dahan-dahan para mag-combine yung cream cheese at yung whipped cream. So, kapag nahalo na natin, ilagay na natin siya sa ating molding. So, yung sa akin, Tupperware. So, ilagay natin hanggang doon sa kalahati lang. Kasi, after nyan na malagay yung ating ice cream mixture, maglagay tayo ng ating pinukpok na biskuit. So, wag lahat ano. O, nasa sa inyo din kung gusto nyo madami ng biskuit. And then, sinunod ko itong cherry jam. So, binili ko rin sa Russian store. For ang presyo niya is 9.90 shekel. In peso is 157. So, naglagay ako ng 4 na kutsara. After nun is, i-mix lang natin. I'm sure guys, magugustuhan nyo to. Ang sarap. Pati amo ko, nagustuhan. And then, after nyan, kapag nahalo nyo na, ilagay na natin yung natira nating cream cheese mixture, ano. So, ito, lahat na nagastos ko is 59 shekel. So, ang makakain nito, mga 15 na katao. Kung hindi matakaw sa ice cream. Ayan, so, the last one is, di ba po nalagay ko yung cream cheese sa babaw. And then, naglagay ako ng 3 kutsara ng cherry jam, and then nilagyan ko lang ng parang design. So ito na, ready na ang ating ice cream, pero syempre dapat ilagay nyo muna sa freezer. Usually 2 to 3 hours ready na yan nakainin. So that's all, and thank you for watching.